Tayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabungay, nanay sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang nagtirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinilang, masayang nagdiriwang. Galak tayong lahat. Si Jesucristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ating mga kasalanan upang tayo maging marapat sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa Mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa iyong mga isinilang sa tubig at Espiritu Santo, ang pinto ng langit ay binuksan mo. Dagdagan mo pa ang buhay na iyong bigay sa amin upang sa mga dinalisay mo sa pagkamasuwayin ay hindi mahadlangan kamtin ang iyong pag-iliw. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Esteban sa mga tao, sa matatanda at sa mga eskriba, "Napakatigas ng ulo ninyo. Di pa nababago ang inyong kalooban. Ayaw ninyong dinggin ang katotohanan. Kung ano ang ginawa ng inyong mga magulang, yun din ang ginagawa ninyo. Lumalaban kayong lagi sa Espiritu Santo. Sinong propeta ang hindi ipinag-usig ng inyong mga ninuno? Pinatay nila ang mga humula sa pagparito ng matuwid na inyo namang ipinagkanulo at ipinapatay. Tumanggap kayo ng kautusang ibinigay ng Diyos sa pamamagitan ng mga anghel, ngunit hindi ninyo tinatalima iyon. Nang marinig ito ng mga bumubuo ng Sanhedrin, sila'y nagngalit dahil sa matinding galit kay Esteban. Ngunit si Esteban, napuspos ng Espiritu Santo, ay tumingin sa langit at nakita ang maningning na liwanag sa paligid ng Diyos at si Jesus na nasa kaniyang kanan. Bukas ang kalangitan, sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao na nasa kanan ng Diyos. Tinakpan nila ang kanilang tainga at nagsigawan pagkatapos. Sabay-sabay silang dumaluhong sa kanya. Kinaladkad nila si Esteban hanggang sa labas ng lungsod
upang batuhin. Hinubad ng mga saksi ang kanilang kasuotan at iniwan sa isang binatang nangangalang Saulo. At pinagbabato nila si Esteban na nananalangin naman ng ganito, "Panginoong Jesus, tanggapin mo ang aking espiritu." Lumuhod si Esteban at sumigaw ng malakas, "Panginoon, huwag mo na po ninyong panagutin sa kasalanang ito." At pagkasabi nito, siya'y namatay. Kasang-ayon si Saulo sa pagkapatay kay Esteban. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Tanging kublihan ko, ako ay ingatan. Tagapagtanggol ko't aking kaligtasan. Tagapagtanggol ko at aking kanlungan. Ayon sa sabi mo, ako'y patnubayan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay mo. Sa mga kamay mo, habilin ko'y buhay ko. Tagapagligtas kong tapat at totoo. Ikaw poon aking pinananaligan. Magbubunyi ako, magsasayang tunay sa iyong pag-ibig na walang katapusan. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Itong iyong lingkod, sana ay lingapin. Ingatan mo ako at iyong pagpalain. Iligtas mo ako at iyong sagipin. Tanda ng pag-ibig na di nagmamaliw. Iyong kinalinga at iningatan mo laban sa adhika ng masamang tao. Poon sa mga kamay mo, habilin ko ang buhay ko. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Nagbibigay kasiyahang pagkain dulot ay buhay, si Jesus na pong mahal. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia. Sumaiyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga tao kay Jesus, "Ano pong kababalaghan ang may papakita ninyo upang manali kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo?" tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila'y binigyan niya ng pagkain mula sa langit, dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, "Dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkaing mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit, sapagkat ang pagkaing bigay ng Diyos
ay iyong bumaba mula sa langit at nagbibigay ng buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkaing iyon. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi mauuhaw kailanman. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Maganda umaga po sa inyong lahat. Gayun din sa lahat ng nanonood sa atin mga social media platform. Ayon po sa kasaysayan ng mga Hudyo, araw-araw umuulan ng tinapay mula sa langit nung panahon ni Moises nung sila'y inalis sa bayan ng Ehipto o sa bansang Ehipto. Araw-araw binibigyan ng Diyos ng tinapay mula sa langit ang mga Israelita. Bakit araw-araw? Kasi sabi sa kwento ng mga kasaysayan ng mga Hudyo, Legends of the Jew, nais daw ng Diyos araw-araw bago ang kakainin ng Israel. Gusto ng Diyos araw-araw ipakita na ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa bayang Israel upang mapatatag ang kanilang pananampalataya na ang Diyos ay Diyos na tunay na nagmamahal at hindi nagpapabaya. Kaya araw-araw. At ang nakatutuwa ay ang ikatlong dahilan. Nais ng Diyos mainit na tinapay ang kakainin ng mga Hudyo. Mahirap kumain ng malamig na tinapay, matigas. Nais ng Diyos, kaya araw-araw, kukuha lang sila ng tinapay hanggang kaya lang nila. Kaya ang sumunod niyang utos, walang magtatago ng tinapay para kinabukasan. Pero may sumuway sa kanya ang mag-asawang Dathan at Abiram. Sinuway nila ang Diyos. Nanguha sila ng maraming tinapay, tinago nila at tinabi sa kanilang tolda. Dahil wala pa mga bahay, tolda. Kinabukasan ng umaga, lumabas ang mga uod. Mula sa mga tinago nilang tinapay, naging uod ang mga ito na kumalat doon sa buong tolda ng mga Israelita. Kaya nalaman nila na may mag-asawang sumuway sa kalooban ng Diyos. Ulitin ko sa inyo, nais ng Diyos bago ang kanyang biyaya. Kalawa, nais ng Diyos mapatatag ang pananampalataya natin sa kanya o ng Israelita sa kanya sa pamamagitan na siya'y Diyos na hindi nagpapabaya. Maraming tao sinasabing mahal nila ang poong Jesus Nazareno. Maraming tao nagsasabing meron silang Diyos kahit hindi sila nagsisimba. Pag mahal mo ang isang tao, gusto mo siyang nakikita. Tama, mali. Pag mahal mo ang isang tao at gusto mo siya, gusto mo lagi mo siyang nakakausap. Tama, mali. Pag gusto mo ang isang tao, gusto mo kasabay siya. Nakakasama, nakakaniig sa maraming pagkakataon. Kung maaari lang hindi kayo magkahiwalay, basta gusto mo't mahal mo ang isang tao. Maraming Kristiyanong Katoliko nagsasabing mahal ang Diyos, ngunit ayaw makita si Jesus Nazareno. Ayaw magsimba. Gusto nila, sabi nila, ang Panginoong Diyos
Ngunit ayaw makipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng panalangin sa Eucharistia. Sabi nila, they love God dearly, and yet they do not confess their sin and they do not receive the Eucharist. Pag gusto mo ang tao, gusto mo kasama mo siya. Pag gusto mo ang tao, nais mo siya ay kausap lagi. Pag gusto mo ang isang tao, gusto mo siya laging nakikita. Kung gusto niyo talaga ang Diyos at kung talagang mahal natin ang Diyos, gusto nating dapat nakikita ang poong Jesus Nazareno. Gusto dapat nating nakikinig sa kanya mga pangaral at salita. Gusto natin siya'y tinatanggap sa banal na Eucharistia. Kaya kaduda-duda ang maraming taong nagsasabing, I believe in God. And yet, hindi nila pinakikita ito sa kanilang buhay. Pero, sino ba si Jesus? Bakit ko ba sinabi kung gusto niyo siya? Dahil siya na ang nagsabi maliwanag na maliwanag na siya ang tinapay na buhat sa langit. Kaya tuwing nagsisimba tayo, araw-araw bago ang biyaya ng poong Jesus Nazareno. Hindi luma ang biyaya ng Diyos. Dahil mahal niya tayo, pinapatunayan niya ang kanyang pagmamahal sa araw-araw na biyayang tinatanggap natin. Tayo'y kumakapit sa kanya, hindi siya nagpapabaya. At araw-araw, binibigay niya ang kanyang katawan bilang pagkain ng mga anghel, pagkaing bumabas sa langit upang tayo ay bigyan ng lakas. Kaya tanong, mahal mo ba ang Diyos? Mahal mo ba si Jesus Nazareno? Bakit hindi ka nagsisimba? Bakit hindi ka nakikinig sa kanyang salita? Bakit hindi ka nagkukumunyon? Bakit may sarili kang mundo? Hindi ka hiwalay sa bayan ng Diyos. Hindi exclusive ang Diyos para sa iyo. Siya'y Diyos nating lahat. Hindi siya nagbibigay sa iyo ng luma. Araw-araw bago ang pagpapala. Hindi siya nagbibigay sa iyo ng malamig na grasya. Laging mainit ang grasya ng Diyos. Sabi nga ngayong tag-init ang mga Pilipino, kahit yata kumukulo na ang temperatura natin, hindi ba? Nagkakape pa rin tayo. At ano ang gusto nating kape? Malamig, mainit. Mainit. Ako nagkakape kanina lang umaga. Gusto ko mainit na kape kahit pinagpapawisan na ako. Di ba ang Diyos? Mainit lagi ang binibigay niya sa iyo dahil mainit siyang magmahal sa atin. Mahal tayo na Diyos kaya araw-araw bago ang grasya niya. Walang luma na binibigay ang Diyos sa iyo. Araw-araw sariwa ang grasya niya. Naniniwala ka ba? Amen? 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 Ako naniniwala. Araw-araw na gumising ako, bago ang buhay ko. Araw-araw na dumilat ang mata ko, bago ang liwanag sa harapan ko. Araw-araw bago. Siguro kung may katabi kang asawa mo, pagtingin mo, araw-araw luma. Pero ang totoo, tumingala ka, araw-araw bago ang liwanag ng Diyos. Araw-araw ang hininga mo bago ang kakainin mo. Laging masarap bago. Ganyang kakamahal ng poong Jesus Nazareno. Mahal na mahal ka niya. Kaya laging bago ang iyong pagpapala. Amen po ba? Amen. Ako, yan ang paniniwala ko. Every day, bago ang lahat sa akin. Every day, bago ang hangin, bago ang liwanag, magmimisa ako sa umaga,
bago ko na namang tinatanggap ang lakas at grasya. Bago lagi ang grasya na Diyos dahil mainit siyang magmahal sa atin. Kaya ikaw na nagsisimba ngayon, patuloy mong tanggapin ang bagong pagmamahal ng Diyos sa iyo araw-araw. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, inaanyayahan tayo na umasa kay Jesus upang makamit ang kasiyahang may ibibigay lamang ng mga ipinangakong langit. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang simbahan, naway magsikap na maihatid ang pag-ibig ni Jesus sa lahat ng taong nagugutom sa tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Atin nawang maunawaan na ang presensya ni Kristo sa Eukaristiya ay isang palagi ang pagtawag sa atin upang ibahagi ang ating buhay sa lahat ng ating nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga nagtitiis ng gutom at pagkauhaw, naway matugunan ni Jesus na siyang ating tinapay. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga may sakit, naway makakuha ng lakas ng pagtanggap sa Eukaristiya. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Ang mga pinalakas ng Eukaristiya sa buhay na ito, naway muling buhayin sa huling araw. Manalangin tayo. Jesus, tugunan mo ang lahat ng aming gutom at uhaw. Tumahimik po tayo sumandali. Taimtim nating ilapit sa poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan at ang ating mga pasasalamat. Ama naming nasa langit, isinugo mo mula sa langit ang iyong anak upang maging pagkain ng aming kaluluwa at akayin kami patungo sa iyo. Marapatin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya, Jesus na tinapay ng buhay, kami ay laging makasama sa iyo. Hinilig namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pinupuri kita, Poon, sapagkat ako'y iniligtas. Mga kaaway di makuwang matuwa mula sa libingan. Tanggapin mo, O Panginoon, ang alay ng bayang nagdiriwang. Unan mong bigay ang alak at tinapay, handog ng pagkabungay. Magsitayo na po ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na iyong sambayanang natutuwa, ang pagabuhay na iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon ay papagbungahin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumain rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na ikay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ni Mesiyas, Ama among tupa na tumubos sa aming lahat, naghahaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging na iyong buhay na hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus ipinako'y buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsilhod po ang lahat. Ama naming banal, kawang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan na iyong Espiritu, kaya banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun hindi naman matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ganyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose naming obispo at anang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pahindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas.
kaysa na mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyo, anak na aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso, adi-adiya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adiya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan at pag-ibig ng mahal na pong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, ang Diyos na araw-araw bago ang pag-ibig sa atin at pagpapala. Mapalad tayo ngayon tatanggap sa Kaniya sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo kung sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumain, uminom,
kayo ng hain ni Yesu Kristo. Jesus tinapay mula sa langit, biyayang alay ng Diyos Ama. Pagkain nagbibigay buhay, kunin at pagsalungan. Hali kayong mga napapagal, kayong naungaw sa mundo. Dali, kumait, uminom kayo ng hain ni Yesu Kristo. Jesus ang kopa ng kaligtasan, dugong binungos alang sa tanan. Tanda ng pakikipagtipan sa bayang kanyang inirang. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait, uminom kayo ng hain ni Yesu Kristo. Jesus ang tubig na bumubuhay, bukal ng grasya, ligayang tunay. Inumin para sa kaluluwa, uhugas sa mga sala. Hali kayong mga napapagal, kayong nauuhaw sa mundo. Dali, kumait, uminom kayo ng hain ni Yesu Kristo. Announcement. Mabibili rin pa rin po ang ating opisyal na imahen, Jesus Nazareno. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Mga paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ay iyong sambayanan na minarapat mo makinabang sa piging na pangmagpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na nagtatampok sa amin sa iyong piling,
sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan na iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nila nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Umayo kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba pa namin, pinipinto pa namin, para mo ang aming buhay at kaligtasan. Gusto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mo kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinalangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inihalati ka na amin. Padre Jesus Nazareno, dinalangal ka na amin. Padre Jesus Nazareno, inuwan natin